Hi guys! Kumusta kayong lahat? Andito na naman ako upang magbahagi ng pangpitong kwento ng istorya ng buhay ng isang member ng PWAF at ang pangalan niya ay Lisa. Ngayon, sisimulan na natin ang kaniyang istorya. Ako nga pala si Lisa. Noong daycare, limang taon pa lang ako, naranasan ko ng mabuhay na parang matanda. Tagaalaga ng mga kapatid kong dalawa, nag-abroad kasi ang mama ko dahil sa hirap ng buhay. Simula pagkabata, naawa ko sa sarili ko. Naiinggit ako sa mga batang tulad ko na kumpleto ang pamilya. Graduate ako sa daycare nang wala naman ang mama ko. Pero nung yung kapatid ko na taon ang nag-graduate, nakauwi siya. Kaya minsan, di naalis sa akin ang magdamdam at magselos. Hanggang sa mag-elementarya na kami, bumalik na naman ang mama ko sa abroad. Tagaalaga, tagalaba, tagaluto, tagaturo. Sa murang edad, yan ang aking ginagawa. Ako ang tumatayong papa at mama ng aking mga kapatid. Tumatayo sa sarili kong paa. Natuto ako sa hirap ng buhay. Natuto akong magtrabaho sa loob ng bahay. Hanggang sa graduate na naman ako ng grade 6 na taong wala na naman ang mama ko. Sobrang lungkot ko kasi lagi na lang natataon na wala siya tuwing gumagraduate ako. Nasa top pa naman ako noon, pero wala siya para magsabit ng medalya ko. Dahil ang papa ko di sanay sa maraming tao. Mahiyain kasi siya sobra. Hanggang sa high school na kami, simula pagkabata ko, kumakayod ako para sa pag-aaral ko. Sumasama ako sa bundok, mga ngahoy, kumukuha ng mushroom, ng buklo-buklo, binibinta ko para may pambayad sa enrollment. Pambili ng mga gamit sa school. Ako lahat kumagasto sa pag-aaral ko. Pinagpapawisan ko lahat. Kahit nasa abroad ang mama ko, di sapat ang kita niya dahil pambayad din sa mga utang namin, sa mga nagagastos namin. Saka naranasan din niyang mamaltrato ng amo. Hanggang sa graduate ako ng high school, nasa top 10 ako noon. Laking tuwa ko nung nandun ang mama ko for the first time na masilayan niya ako sa entablado. Masasabitan ng medalya dahil third year pa lang ako, nag-for good na siya. Mahirap lang kami kaya wala akong pang-college, pero sabi, try namin, sayang daw naman. Nursing daw kasi ang in demand. Nag-entrance exam ako. Nakapasa naman ako, nag-offer ang tita ko na tutulungan ako, pero sa La Union daw ako mag-aral. Libre bahay, pagkain, lahat pati allowance. So dahil mahirap ang buhay, go lang sabi ng mama ko. Allowance na lang pandagdag yung problema namin. Nag-entrance exam ako ulit sa nursing department sa La Union. Nakapasa nga ako. College life started. Nag-aaral ako dun. Noong una, okay naman ang lahat. Pinsan ko mga kasama ko sa bahay. Dahil si tita, nasa abroad. Sa school, walang problema.
Sa grade, nag-e-excel naman ako. Tapos, tapos na ang isang sem, so second sem na. Sana, pero may sem break. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, masisira ang lahat. Dalawang pinsan kong lalaki ang kasama ko sa bahay. Yung isa, elementarya, at yung isa naman, binata, mga 30 years old. Isang araw, lasing ang aking pinsan. Yung panganay, pinagalitan niya yung bunso. Kaya yung bunso, dahil nasa grade 2 pa, takot sa kuya niya. Kaya natulog sa kwarto ko. Patuloy kami nung may kumakatok. Alam kong yung pinsang ko yun, pinagbuksan ko at baka kukunin yung kapatid niya kasi magkatabi sila sa pagtulog. Dahil nga napagalitan yung bata, kaya nakatulog sa kwarto ko. Pero iba pala, natakot ako noon kasi bigla niya sinara yung pinto ko. Napatras ako, pero nahawakan niya ako at nung amang pasigaw ako, tinakpan niya yung bunganga ko. May hawak na kutsilyo. Umiiyak na ako noon. Sa isip ko na lang, Lord, bahala ka na sa akin. Huwag mong hayaang mangyari sa akin to. Nagpupumiglas ako pero natatakot. Kasi may hawak siyang kutsilyo. Tulog na tulog ang batang walang kamalay-malay sa nangyayari. Gumawa talaga ako ng paraan para magising ko yung bunso nila. Nagpumiglas ako, pilit kumakawala sa higpit ng hawak niya. Di talaga ako tumitigil sa pagpipraise. Sa isip ko, hanggang sa nagising yung bata, nagiiyak na nakita niyang hawak ako sa bunganga at may kutsilyong nakatutok sa akin. Dahil doon, nahimasmasan siguro yung pinsan ko. Dahil nga lasing, nag-inuman sila ng mga barkada niya. Patakbo siyang lumabas ng kwarto. Doon na ako nakahiga pero takot na takot. Sinarado ko ang pinto. Doble pa yung lock. Kumuha na rin ako ng kutsilyo para kahit papaano maitabla ko sa sarili kung anuman. Di na kami natulog ng batang pinsang ko. Umiiyak na kami pareho sa takot. Tumawag ako sa amin. Pinapunta ko agad ang mama ko. 8 hours biyahe hanggang sa amin. Bumiyahe agad ang mama ko. Nag-usap sila ng tita ko kasi nagsumbong na kami. Takot na ako at gusto ko nang umuwi. Akala ko mababaliw na ako. Ganun pala yung mga napapanood sa TV. Matutroma ka talaga. Sabi ko sa mama ko, Ma, uuwi na tayo. Ayoko na mag-stay dito. Maski din na ako makapag-aral. Basta safe lang po ako. Di rin naman niya kayang, di rin naman niya binigay ang allowance ko, mga ipinangako nilang tulong. Kaya inuwi na lang po ako ng mama ko. Pero walang alam ang papa ko kasi baka kung ano po ang gumagawa niya sa pinsan ko. Wala namang nangyari sa akin. Yun lang pagtakip sa bibig ko at yung pagtututok sa akin ng kutsilyo. Ayoko nang isipin pa noon kung anong balak niya. Nung umiwi na kami, nakarecover ako. Dahil sa hirap ng buhay, napagpasyahan kong magtrabaho na lang. Napadpad ako sa Cavite. Mahalaga na, 3 batang lalaki. Kasi nasa abroad mama nila. Kilala ko naman sila kaya kampante ako. Inabot ako ng 1 taon. Ang sahod ko, pinapadala ko lahat sa mga magulang ko. From 2,500 lang natitira sa akin. Budget ko sa mga shampoo ko, sa mga sabon at kung ano-ano pang mga pangangailangan ko sa sarili ko. After 1 year, umuwi ako ulit kasi mag-aaral ako, tutulungan daw ako ng lola ko. So nag-aral ulit ako. Maganda naman, nasa tapa pa rin ako. Nursing pa rin. Ang pilit pinagkakasya, 1,000 allowance ko monthly. Di kumakain sa tanghali, tambay sa library para mapagkasya ko lang yung allowance ko sa 1 buwan. Tumatanggap ako ng mga nagpapadrawing para pandagdag gastos sa school ko. Dito ko nakilala ang asawa ko ngayon. Naging kami pero isa siyang
Magandang ehemplo, siya ang tumutulong sa akin pati sa mga magulang ko, mga magulang niya. Pag late ang pang-tuition ko, pero pagkalipas ng isang taon, brainwash ng mga pinsang ko ulit ang lola ko na boyfriend daw. Inaatupag ko hanggang sa ayaw na niya akong bigyan ng pang-tuition. Doon ako nanlumo kasi naniwala siya. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganito nangyayari sa akin? Kahit ayaw ko sa course na to, pinag-iigihan ko, minahal ko, konting kembot na lang saka sila umayaw. Hindi ako nagkulang. First time ko magkaroon ng boyfriend at college pa noon. Pero iyon ay isang inspirasyon ko lang. Pero sinira nila ako sa lola ko. Kung talagang hindi ako nag-aral at ang at nakikipaglandi, ang ginawa ko, sana wala akong markang 1. Pinakamababa ko 2. Isang subject lang. Dahil sa mga sabi-sabi, inggit, gumuho na naman ang mundo ko. Ang pag-asa kong makatapos, nawala na naman. Dahil dito, na-stop na naman ako. 1.5 years, 3 sem na lang matatapos na ako. Pero sayang, di ata para sa akin to. Kaya nakapag-desisyon akong magtrabaho na lang. Hanggang 2 taon, nag-graduate ang asawa ko noon. 2 years course at nag-propose na siya ng kasal. At dito naging buo ako. Naging masaya kasama ng mga anak ko. Although may mga away, mag-asawa, nagkakaayos din naman. Nakapundar kami ng bahay namin at tricycle na siyang ikinabubuhay namin hanggang ngayon. Ang nakaraan pilit ko kinalimutan at kami lang ng mama ko ang nakakaalam sa pangyayaring aking naranasan. Masaya na ako sa piling ng asawa ko at 3 anak at gagawin namin ang lahat na sila ang magpapatuloy sa mga nasimula namin. Gagawin namin lahat para makaipon para sa pag-aaral nila at di sila magaya sa amin na hindi nakatapos. Dahil alam ko ang hirap ng walang pera lalo na pag estudyante ka. College life ko maganda, marami akong kaibigan. Dami naiingit sa akin kasi magaling ako, puro aral lang ako. Nangunguna kasi ako sa klase pero walang sapat na pera. Yun lang ang kahinaan ko noon, di ko nagamit ang katalinuhan ko. Dito na lamang po nagtatapos ang aking kwento at sana kahit paano may napulot kayong aral. Maraming salamat po. Isa na namang kwento ng buhay ng isang member ang ating na pakinggan. Isang kwento na kung saan gustong-gusto niya makapag-aral pero pilit siyang idinadown, pilit siyang ibinabagsak, hinihila pa baba. Ang masakla pa, kadugo pa niya. Kaya kahit anong pilit niyang gumangon, kapag talagang hinihila ka pababa bago maniniwala ang mga pinagsusumbungan, maniniwala ang mga nagpapaaral, walang mangyayari. Kaya nakakaawa din ang mga ganon sitwasyon. Pero ang mahalaga, ngayon, masaya na siya sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Kumbaga, lahat ng mga karanasan niya ay gagamitin niya para makapag-aral ang kanyang mga anak at hindi matulad sa kanila. Kaya, dito na lamang nagtatapos uli ang 7th kwento ng istorya ng ating mga members. Sana nagustuhan ninyo. Palagi kayong mag-iingat. God bless all.